alam naman natin lahat, alam ng mga kapamilya natin lahat na napakagaling po talaga nilang dalawa. They are very good artists and I'm happy that as syempre as a co-actor, as a co-star, as a friend na maipakita nila yung other side kung ano mga kaya pa nila. Kasi yung tipong kahit ang sama ng ginagawa sa kanya, ang bite niya pa rin sa tao. Pero itong si Rafa, may pinagdaanan po talaga kasi si Rafa. So, may ibang character po kayong makita dito. Yeah. Well, kita naman po sa trailer siguro na yung character po, character ko po, he's a part of a political family pero ayaw niyo po talaga sa politics. And malalaman niyo ko po, malalaman niyo po kung bakit ayaw niya sa politics sa teleserye. May malalim na hugot yan eh. Yung na-feel ko noon nung nalaban ko po na ako naman dito yung kabaliktaran na ni Cassie, yung role ni Cassie. Ako naman dito yung bida kontra bida. Unang-una po sa lahat, sobrang thankful ako and sobrang natutuwa ako kasi isa po to sa mga dream role ko rin na gusto kong magawa talaga. And nakakatuwa po kasi nakakapag-explore ako bilang artista and nalalaman ko, nakikilala ko pa ng mas maigi yung sarili ko bilang artista kung hanggang saan yung kaya ko at yung hindi ko kaya. Actually, na-request ko po kasi talaga na sana sa next po kung meron man na may maibibigay sa akin na show, sana dito naman po mabait ako or kung hindi man mabait, opposite ni Marga. Kasi gusto ko pa rin mas maipakita sa lahat ng tao ang kakayanan ko sa pag-aarte at ayoko lang malimit ang sarili ko sa pagiging kontrabida. Kasi mahilig po ako lagi sa iba't ibang character, sa mga challenging roles. And sa preparation ko naman po, wala ako masyadong preparation sa pag-iba ng ugali ko from Marga to Mira. Kasi very close naman po si Annalisa, si Mira. Pinagkaiba lang ay mas pinakita kung paano maka-Diyos si Mira compared to Annalisa. Ang pinaghandaan ko po actually is Mira is visually impaired. So, yun po yung mas pinaghandaan ko talaga. Sa bahay, nagpa-blindfold ako kasi ayoko lang mag-party ng ganun, lalo na may mga tao talagang ganun. Gusto ko magbigyan ng justice yung role ko. So, lagi ako may gawaing bahay sa bahay at nabasa ko yung script na hindi siya talaga pumapayag, hindi siya kumikilos, hindi siya naghuhugas, hindi siya nagluluto. So, para sa akin, kinailangan ko din i-practice yun habang naka-blindfold ako. Ginagawa ko yung chores ko sa bahay, nagliligpit ako, nagtutupi ako ng damit ko. At sa video call ko si Alex, tapos tawang-tawa siya sa akin. Pero feeling ko talaga kailangan ko gawin yun eh, para kay Mira, para sa role ko, para mabigyan siya ng justice. Sobra po akong laming pasalamat sa lahat ng tao na nagtiwala sa akin. Siyempre, pero nung una talaga na binigyan nila ako ng Gold Squad kada ng ginto, talagang sobrang kaba ko na ayoko kasing may taong nadidisappoint sa akin, kuya. Ayoko may taong may nadidisappoint sa akin. Kasi eto na ako eh, binigyan nila ako ng chance, binigyan nila ako ng opportunity, tapos baka mamaya madisappoint ko sila. Kasi hindi ko, mas masakit sa akin na maka-disappoint, mas hindi ko maano yung expectation ng tao kaysa masaktan sila, kaysa ma-disappoint sila sa akin. Mas masakit sa akin na ma-disappoint sila sa akin. Yung kasi yung naiisip ko na para gawin ko yung best ko kahit sa maliit na bagay na ibigay nila sa akin. Kahit sa simpleng vlog, sa simpleng ganyan, ibigay ko yung best ko. Huwag akong tatamad-tamad para may kasunod. Para mapatunayan ko sa kanila na, mapatunayan naming apat sa kanila sa mga nagtiwala sa amin, eh, pinahalagahan namin yung ibinigay nyo sa aming opportunity. Yung ganun. Kaya laking pasalamat ko po kay Sir Deo na nagtiwala sa akin, sa Dreamscape family, ang kay Mama Carl, sa lahat po, sa inyo po na pinagkatiwala nyo akong mapasali sa Gold Squad kahit ka bago-bago ko lang po. Talagang
Natuto ko, tinuruan niyo po ako ng mga tama kong gawin. At nag-grow po ako kasama kayong lahat. Kaya maraming salamat po. Dahil sa unang taon ko sa landas na to, sa pangarap ko, first year ko, may ganito na akong taong mga nakasama na tinulungan ako. Yan sa tatlo, kay Kyle, Francine, at syempre kay Ali. Salamat dahil na nakatagpo ako ng mga ganyang tao na hindi lang basta, hindi lang basta trabaho. Alam mo yung pag nasa likod ng camera, kwentuhan, payuhan, advice, turo, ganun po. Kaya, gagawin ko talaga yung best ko, lalo na sa bagong show na to. Iset pa rin na nakilala nila nung una, na ganyan, na nag-grow nang dahil sa tulong nilang lahat. Yun po. Pero grabe po, because actually isa pong sinabi niya sa aming apat nung binuo po yung Gold Squad. Sabi niya sa amin na may tiwala po talaga siya sa amin. Yung simpleng ganung pagsabi ni Sir Deo was nakakabado kasi siyempre ang laki ng tiwala po ng buong Dreamscape sa aming apat. But it's also such a big blessing and it's something that alam kong kaya namang apat gawin and I'm very thankful hindi lang po sa Dreamscape, sa ABS-CBN, pero syempre po sa Diyos. God put us in this position and I'm very excited for the future and sa lahat ng mga binibigay sa amin ng Dreamscape. I've been in the industry for a while now and may mga times po talaga na iniisip ko bakit hindi ba ako tumigil. May mga times na hindi ako naniniwala sa sarili ko. Pero a lot of the times, Dreamscape and Sir Deo, Mama Carl, lahat po ng bumubuo ng Gold Squad, they make me feel like they believe in me more than I believe in myself, which makes me believe in myself even more. So, yun, it's... hindi ko po ma-explain yung feeling, pero I'm very blessed and... very excited for the future and very, very thankful po. Una, sobrang thankful ako. Kasi, syempre, baguhan lang po ako dito tapos grabe na po yung nabibigay sa akin ng mga opportunity. And lalo na po tong Gold Squad and Huwag Kang Mangamba. Kasi sobrang laki po ng improvement na lalo na po ako na papansin po yun kasi parang from kaday ng ginto kasi wala talaga akong alam. Tapos dahil po sa Dreamscape kila Sir Deo, kay Mama Carl, kaya sa mga nabibigay nila sa akin mga project po, mas natututo ako sa mga nakakatrabaho kong artista. Lalo na po dito sa Huwag Kang Mangamba. Kaya sobrang blessed ko po, naming apat, na ang daming blessing and opportunity projects na nabibigay po sa amin. Una, nagpapasalamat po ako sa tiwala na binigay nila, hindi lang sa akin, pero sa aming apat. Kasi pagkatapos po nung kadenang gito, meron na po talagang mga nakaplano for us. Pero nga po nang sa nangyari, sa pandemic, and dun sa franchise, naintindihan ko po talaga. Naintindihan ko na meron mga hindi magagawa ngayon, na hindi rin safe ang panahon. Kaya nung tumawag si Mama Carl sa akin para sabihin na ito yung show na gagawin namin, sobra akong nagulat kasi totoo talaga, hindi talaga pinapabayaan ng ABS-CBN ng mga artista nila kahit sa nangyari. At ako sa totoo lang, di ako, nangamba ako pero andun pa rin kasi ang paniniwala sa ABS na matibay tayo, hindi tayo mapapabagsak. At babangon tayo at babalik tayo stronger than ever. So nung nalaman ko na ito yung show na gagawin namin, bilang isang fangirl dati sa May Bukas Pa at naramdaman ko yung epekto niya, sabi ko sa sarili ko, grabe, ito yung show na binigay sa amin. And first primetime show ko to, sobra ako nagpapasalamat sa Dreamscape kasi sa amin nila to binigay eh, bago pa lang kaming grupo, pero grabe, ganun na yung tiwala nila sa amin. Kaya nag-thank you agad ako. As in, halos lang muhod ako. Nag-thank you ako una kay Lord. Kasi ayokong
nahiya ako magtanong, mag-follow up sa mga manage, sa manager ko kasi alam ko yung pinagdadaanan ng EBS eh. Gusto ko lang mag-go with the flow. Ayoko silang i-pressure. Pero binigyan nila kami. Kaya hindi talaga nila kami pinabayaan. Dati hindi nila ako pinabayaan. Ngayon, ng pandemic, hindi pa rin nila ako pinabayaan. Kaya iba talaga ang pag-aalaga ng ABS sa artista nila. Kaya nagpapasalamat ako sa tiwala. At sobrang grateful ako na sila ang nag-aalaga sa akin. At proud ako na sabihin na artista ko ng ABS. Kasi ganyan sila mag-alaga ng artista nila. At ganyan sila magtiwala sa artista nila. Po sa akin, parang wala naman po. Siguro yung preparations ko lang po para sa role ko dito is yung talagang kapag binibigay yung script sa amin, inaaral ko po talaga yung exam na nandun ako. Tapos iaarte ko po yung salamin pa. Talagta ako naging nalalapit kay Cassie kasi po nasanay ako sa kanya eh. At tagal ko rin ginampanan si Cassie. And gusto ko rin po ipakita na talagang si Joy, iba na siya kay Cassie. Masasabi ko talagang yung pandemic, it didn't just prepare me for this role, pero it prepared me for the future as a person. Kasi I got time to finally for myself more than the people around me and think of my mental health, my physical health. And pandemic na katulong po sa akin in a way na before this, before the pandemic, masasabi ko po talaga, my mental health was not the best. Like, when it comes to happiness, it wasn't where I wanted it to be and stuff like that. So, nakatulong po talaga tong pandemic na to in order to prepare me for future projects and kung ano pang mararating po sa akin. Oh, nice. Abangan po natin ang Huwag Kang Mangamba. March 22 po yan, 8:40 p.m. po. Ayun po, itong show po na to, ang Huwag Kang Mangamba ay talagang napapanahon sa panahon natin ngayon. Kailangan nating panoorin to dahil hindi lang to basta entertainment. Ito ay ang realidad na papanoorin natin. Marami tayong matututunan dito. Tandaan lang natin na hindi tayo nag-iisa. Yun lang. Andyan si bro. Sa lahat ng tao dito sa mundo, si bro, hindi mawawala sa'yo. Yun lang. Sa mga kapamilya, mga kapatid at lahat po ng sumusuporta sa amin, maraming salamat sa mga squadmates namin. Thank you guys so much sa lahat po ng press na nandito. Thank you guys so much. Nakita niyo po kami nung kadalang ginto pa, nung bago pa lang po yung Gold Squad. Hanggang sa ngayon, nandito pa rin po kayo. So yun, everybody that's watching sa Facebook ngayon, sa YouTube, please sana supportahin niyo po ang Huwag Kang Mangamba. Malapit nyo na po mapapanood sila Pio, Rafa, si Joy at si Mira. At ayun. Sigma kapamilya, kapatid and squadmates, sana po abangan nyo at panoorin ng Huwag Kang Mangamba. Ngayong March 22 na po yan, 8:40 p.m. pagkatapos po ng FPJs ang Provinciano. At iniimbitahan ko po kayo na panoorin ng Huwag Kang Mangamba simula March 22. March 22 na po yan pagkatapos ng FPJ's Ang Provinsyano. Mapapanood po yan sa Kapamilya Channel sa Tubo TV, via live streaming sa Kapamilya Online Live sa Facebook and YouTube accounts ng ABS-CBN, sa A2Z sa Channel 11, sa Free TV at meron din sa ABS-CBN TV Plus at sa TV 5 at mapapanood din ang Huwag Kang Mangamba sa I1PFC at EFC. Panoorin niyo po yan, sigurado po marami kayong matututunan at huwag niyong kalimutan, huwag kayong mangamba.